Can I tell you something just between you and me? Hi guys, good day. So today i-share ko sa inyo kung paano ko nakuha tong phone na to for only 600 pesos. Yes, 600 pesos ko lang nakuha tong phone na to. So kung gusto mong malaman, panoorin mo to. Bago ko i-share sa inyo kung paano ko siya nakuha ng 600 pesos, i-unbox muna natin siya. Atensya na ako, may tumikilaok na manok kasi yung kapitbahay namin, nag-aalaga sila ng manok. So, ito yung open na natin. Shannon! So, ito siya. Ayan. So, open natin. Tanggalin natin to. Check natin kung anong laman nito. So, meron siya. Ah! Ito yung laman. Ayan, may free case na siya. Diba, hindi ka nagagastos sa casing. Hindi mo na pro-problemahin bumili. And, ano to? Ah, manual lang to. Mga babasahin. Mga manual. And, ito, manual din to. Ayan, mga manual. And, ito. Yung parang pantusok. Pantusok. Pantusok sa SIM card at saka sa memory card. So, eto na siya. Wow! Oppo A92. Ang alam ko, kakalabas lang to nung June, July, this year din. Pag kumukuha ako ng phone, apat na bagay yung tinitingnan ko. Una, yung memory ng phone. Internal memory at saka yung RAM. Pangalawa, yung camera. Yung back camera at saka front camera. Pangatlo, yung battery. Kung gano'ng katagal siya bago malobat or gano'ng katagal mo siya gagamitin. Tapos, syempre, yung price, kung affordable ba yon sa akin. Ayan yung mga tinitignan ko sa phone pag kumukuha ako. Ayan. Wow! So, itong phone na to, internal memory niya is 128 gigabyte, tapos yung RAM niya is 8 gigabyte. Gigabyte ba tawag pag RAM? Hindi ko alam. Manood na lang kayo ng review sa ibang videos kung gusto niyo talaga malaman tong review ng phone na to. Ito yung display niya. Ayan. Hindi nyo ata makita. Tapos, quad-core camera na siya. So, apat yung camera niya sa likod. Ayan siya. So, sabi dun sa reviews na sinearch ko or specs, kasi sinearch ko muna siya bago ko siya kunin. Ang sabi dun, 48 megapixel. Siguro ito yon. Tapos, 8 megapixel. Tapos, itong dalawang to is 2 megapixel. Ayan. Battery niya is 5,000 mAh. Tama ba yung basa ko doon? Tapos, ayun nga, fast charger din siya. So, di ba dating mga lumang phone, naghihintay ka pa ng 4 hours bago mag-charge. Ito, fast charger na siya. Tapos, ayan no, Type-C. Ayan, nag-level up na doon. Type-C na yung charger niya. Yun yung kagandahan ng phone na to. Kasi malaki yung internal memory, yung battery, matagal mo siyang gagamitin, tapos yung RAM niya is malaki din, yung hindi siya naghahang. Kasi pag mababa yung RAM ng phone mo, di ba naghahang siya. Yung price nito is 13,999. Sabi ko nga, nakuha ko siya ng 600 pesos. So, alamin natin, kasi sasabihin ko sa inyo kung paano ko siya nakuha ng 600 pesos only. So, ito yung phone, ayan. Meron na siyang ano guys, screen protector. So, hindi mo na din problemahing magpalagay ng screen protector kasi meron na siya. Kasi di ba pag dati, pag bumibili ka ng phone, walang case, walang screen protector. So, gagastos ka pa para doon. Eto, may screen protector na siya. Ewan ko kung nakikita niyo. Tapos, may casing na siya. Twilight black ang tawag sa color na to. Pero may ano, may ibang color din to, color white. May color white din sila. Kung gusto niyo ng white color. Tapos i-check natin yung nasa ipapang box. Ayan. Ito yung charger.
unlocking belts ng charger niya. So, ayan. Meron siyang cord. Ayan siya, Type-C. Ewan ko kung nakikita niyo. Type-C siya. Tapos, earphones. Headset ba o earphones? Basta, yun. May, ano siya. Earphone siya. So, ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano ko siya nakuha ng 600 pesos only. Min-ID ko kasi siya. Eh, ang daming nagtatanong kung paano ko daw siya nakuha ng 600 pesos. Diba? Nakakapagtaka naman kasi 600 pesos ko lang. Wow! Habang sinishare ko sa inyo, ibabrowse natin itong phone na to. And, sorry nga pala kung maingay ang kapaligiran. So, ito na siya, browse ko. So, yun nga. Naka-plan kasi ako sa Smart. Naka-SIM card plan ako, guys. E nung November 20, tumawag sa akin ang Smart. Yun nga, sabi nila, okay na for renewal ang inyong... Hala, ba't ganito? Yun na nga. Sabi nila, okay na for renewal ang yung ano ko, plan ko. Tapos sabi nila sa akin, may two options ako. Either makakakuha ako ng free phone na Samsung A11. Free yun guys, ha? Free. Or itong Oppo A92. Pero magbabayad ako ng 600 pesos sa kanila. So sabi ko dun sa nakausap ko na taga Smart na tumawag na lang siya sa akin the next day kasi hindi nga ako makapag-decide, guys. I-search ko pa yung phone na yon kasi wala akong idea kung ano ang mas maganda sa dalawang phone na to. So, yun, sinearch ko siya kung anong mas maganda. Napili ko nga tong A92 kasi mas maganda siya kaysa sa Samsung A11. Kahit magbayad ako ng 600, diba? Mas affordable naman siya. Yun. And day November 21, naghihintay ako ng tawag ni Smart. Walang tumawag sa akin. Napaisip ako, sabi ko, scam ba yun? Oh, no! Then, yun na, walang tumawag sa akin. Pumunta ako sa mismong Smart Center the next day. Tinanong ko sa kanila or sinabi ko na may tumawag sa aking Smart na makakukuha ako ng phone na ganito. Ganyan. Tapos, ayun, sabi nila, oo ma'am, makakakuha ka ng phone na ganito. Mamimili ka kung anong gusto mo. Yung Samsung A11 na wala ka ng babayaran. As in free na ibibigay sa iyo. Actually guys, second phone ko na to na nakuha sa Smart plan ko. Yung na nakuha ko sa Smart is Samsung J4. Ito siya. And pangalawa to. Although hindi to free kasi nagbayad nga ako ng 600 pesos. Tapos, sabi nila sa akin, ang magiging plan ko na per month or ang babayaran kong plan sa kanila per month is 999. Yung 999 na yun is 5GB na pang internet, undi-call, undi-text to all networks. Ang sabi sa akin nung taga-Smart, kapag hindi ko naubos yung data ko for this month, ma-add siya sa next month na data ko. So, yung mga sobra kong data na a-add-add lang siya. Wow! Kaya ako, hindi ko naman siya nauubos lahat kahit nung dating plan ko na 800. Kasi yung 800, 2GB siya plus only Facebook. Tapos may 30 minutes call siya sa all networks tapos only text. E yung 2GB na yun, hindi ko siya nauubos. Kasi nga, may internet sa bahay. Tapos sa work, may internet. Sana all. Ginagamit ko lang siya for emergency use. Kasi diba, for example, nasa biyahe ka, tapos kailangan mo ng load. Ganyan, at least may magagamit ka ng pan-text, pan-tawag. So, yun ang sabi nila sa akin. Yun nga lang, naging 999 na yung plan ko, pero okay lang kasi. Sabi sa akin, 6 months lang kasi siya, guys. Diba, yung mga plan kasi usually 2 years. Sabi sa akin nung taga-Smart, ma'am, after 6 months, by March next year, 2021, makakakuha ka ulit ng free phone. Sana all. Parang i-update ko siya ulit. So, yun guys. Kaya ko siya nakuha ng 600 pesos. Kasi nga, dahil sa plan ko sa Smart. Ayan. So, sa mga nagtatanong dyan, I hope na nasagot ko na yung tanong nyo. And hindi lang phone yung nakuha ko. Meron din siyang freebies. Ito yun. Ayan. Yung freebies, hindi ko na siya
unbox kasi pangre-regalo ko siya. Actually, itong phone na to, guys, pangre-regalo ko to. Ibibigay ko to sa mama ko. Sana all. So, yun guys, thank you sa panonood. I hope na may natutunan kayo sa video na to kung paano ako nakapag-purchase ng 600 pesos only na phone. Ayan. So, sa mga nag-subscribe po sa akin, thank you po. Forget to like and subscribe sa channel ko. See you! Bye!